Hindi naman. Originally daw ito ay kay Shai. Yes. Are you aware of that? Yes, yes. Actually, sobrang abrupt ng lahat. Kasi I think, tulog na ako nun eh. Tapos sinabi sa akin na merong movie. Pagbalik ko, nasa Karamao nata ako. Hindi ko maalala. Pero sinabi sa akin yung movie na to, oh, next week meron kong ganyan, ganyan, ganyan. Tapos sa Japan, to yung shoot, sabi ko, ha? Okay. And yun nga, nung miniting nila ako, it was originally offered to Shai. Oo. So ano daw nangyari? Bakit napunta sa'yo or... Actually, well, hindi ako hindi mo alam. Ko, hindi ko alam. Pero before, had alam mo na nasisiya ng mga kasama mo. Yes, yes. Kanina may nabanggit ka na kung sino ang mahal mo at kung sino makakapagpasaya sa'yo. Nandun ka. So, obviously, nandun ka na sa stage na yon. Yes, finally. finally, no. Gaano kasaya ba? Parang totoo yung sinasabi sa quote na... Parang kailangan mong pagdaanin yung lahat ng sakit at marirealize mo na meron talagang tao na kalaan para sa iyo. Na yun talaga yung parang will bring out the best in you. And the pure joy and happiness of being with someone na wala kang iniintindi. So hindi mo na sasabihin yung hanggang kailan. Sa current situation. So far, ayokong i-jinx or kung ano man, pero ayokong sabihin siya. Ikaw ba siyan, ganun ka rin, na hindi mo na masasabi sa totoong buhay hanggang kailan? Parang infinite na to yung sa oo, love life kasi, or something. Kung ako naman magmahal talaga, pati kaluluwa ko binibigay ko rin sa pagmamahal na yun. Wow! Natatawa naman. So I think that's my way of loving someone is hindi, tira pa rin naman ako ng konti sa sarili. Paano kayo na nag-uusap about personal life ni Luis? Nag-share na ba kayo? Meron ba kayong ganung like... Madami na akong alam. Pwede na ako mag-write up tungkol sa kanya. Talaga? Pwede ka bang share ka naman. Share ka naman. Mag-share ka, Luis, sa share, mag-share daw. Pero anong natutunan mo kay Sian, yung point of view ng lalaki in handling a girlfriend, ganun? Si Sian kasi is very strong yung personality niya. Minsan nga may tendency maging pessimist na dyan. May tendency siya na parang, hindi, ganito lang yan. Kasi masyado akong hopeful, masyado akong parang... Hopeless romantic. Hopeless romantic. Siya yung parang minsan umaalog sa mga iniisip ko na, hindi, what if ganyan? Ah. Kailangang bigyan ng options. So, tatandaan ko yung mga pinagsasabi ko sa akin. Pero yun, and sa point of view naman ng lalaki, nag-gets ko yung isang side niya na meron siyang personal space sa kanya. Ah. Kasi with him and Kim, parang meron silang personal space sa isa't isa na parang work, ganyan. Ah. Hindi nila napapaghal and they're very professional about it. And that's what I like about their relationship kasi parang ako kasi non-showbiz yung akin eh. So ang dami-daming, alam mo yun, piece of paper talaga. Naka-itemize lahat. Oo. Pero hindi, not in a bad way na seloso siya. He doesn't know how to work inside showbiz kasi. So, kailangan kong ipaalam sa kanya na ganito, ganyan. Kailangan kong himahimayin sa kanya. But he understands. Ikaw naman, ano naman, sa mga pinag-usapan nyo ni Luis, ano yung natutunan mo sa POV ng isang babae in handling a relationship o a boy or a boyfriend? Ang natutunan ko kasi kay Luis, she's the type na parang martyr si Luis magmahal. So parang nakita ko yung ganong side ng isang babae na ibibigay ko all out, maski masakta na ako, ibibigay ko pa rin, magmamahal pa rin ako hanggang sa kaya ko. Ganun siya. So may nakita kong ganong side. Kaya nasasabi ko na, okay. Iba-iba talaga mga tao. Pero sa POV mo, maganda ba to sa isang lalaki or parang nakakatakot dahil committed na or parang... Hindi naman. Para sa akin, okay. Okay yung ganun na kung magmamahal ka, 100% talaga. Mm-hmm. And si Luis, I think yung mga na-pick up ko sa kanya na mas kinasasakta na siya, I will still take in all the pain just to love you. May ganun siya eh. So, okay, for guys, POV, medyo nakakatakot kasi sometimes, parang it only goes to show na hindi pala nagsasalita masyadong baka. Hihintayin nila. Diba, sana mas open, diba? May mga ganun lang. Mm-hmm. Paano mo ito na-apply dun sa inyong dalawa, ni Kim? Yung natutunan mo kay Luis? Wala naman akong,
Wala ka talaga natin. Hindi naman, hindi naman. Alam mo, walang kwenta yung 4 hours. Alam mo, kung tayo mong... Yung ano lang, yung I think... Kasi yung sa amin, meron kaming... different level of understanding na kasi sa kanila. Yeah. Oh. Oh, parang antagal. Actually, hindi pinag-uusapan namin kasi may isang point din na parang hindi naman nag-clash. Pero iba lang din yung pinag... Iba yung views. Oo, iba yung views namin. Ganun. Kasi iba na din naman kapag sobrang tagal din na sa relationship. And yung sa akin, baby bubut pa lang yung relationship. Gano'ng katagal na kayo ni Gina? 10 months. Mm-hmm. Kayo naman ni Kim? Couple of years. Couple of years, but... Oh, for the record, ilan, gano'ng katagal yun? Siya? Couple of years. Yeah, basta couple of years po. Pero anong pakiramdam na finally na ilabas nyo na sa public na kayo? It feels good. It feels really good. And nakakagaan lang ng loob. Siyempre, before, parang... The reason naman kasi na we're keeping it, kasi it's... Medyo nakakatakot din na once... I mean, alam na rin naman ng lahat, pero maski alam ng lahat. At an very early stage, ang daling buwagin eh. If maraming pumapasok, maraming gustong, maraming comments, and maraming mga... Yun, sabi ko naman sa magandang buhay, nung nagmagandang buhay ako na, nung nagsisimula pa lang kami, ang daming tutol sa relationship eh. Ang daming sinasabi na, yan, sisi yan, ganito kasi yan. Ano lang yan, gusto lang yan makiride, gusto lang yan. Kasi may show sila, nagpo-promote. So, gusto ko lang, at... one point, wala na rin kaya naman kami pinopromote. And dumating din kami sa point na ang dami na rin namin pinagdaanan, and yet we're still together. So kaya naman yung mga susunod pa, mas stronger na ngayon. Kahit sino pang bumuwag or sumubok, hindi na talaga mabubuwag siya. Yeah, kasi lalo na ngayon na parang dumating na kami sa point na sabihin na natin sa buong mundo, marami na naman nakakaalam eh. So parang may mga outside forces man, parang hindi na sila, it doesn't, yung mga outside forces hindi na siya nakakaalam. Siya pa? Kaya naman kasi dumadating talaga siya. Tao lang naman kami. Nagsiselos din naman kami. Maski... Buhay lang. Ano yun? Ayan. Yun. Dumadating. Medyo dikit kasi. Busog ka kay... Yeah. O medyo. So dumadating talaga siya sa point na may gano'n. Na nagsiselos. But... yung pag sa trabaho kasi sa amin, masaya na kami para sa isa't isa na may trabaho. Eh. Meron kaming projects na ginagawa. And... mas importante. Si pag-uusapan naman lahat. Siya nakatulong ba na nawala ka sa poder ng sa management ng ABS para at least iba mas nagkaroon ka ng kumbaga na alam niyo sa lab. Naging free nahiwalay, ka. Naging open tapos nagkaroon pa ng ibang leveling yung career mo, nakapag-basketball ka, nagawa mo yung gusto mo tapos parang yun parang nagsimula doon na. Hindi ko naman po siguro masasabi na parang dahil umalis ako, hindi naman po sa ganun. I think dito po, baka may hinahanap lang po akong iba na sa career or sa mga gusto ko pong gawin project-wise na ibigay po, maibibigay po ng Viva. And katulad nga po ngayon, in the future, sinabi ko naman po kay Boss Vic na parang gusto ko po makagawa ng pelikula, makaproduce po kasama ninyo. And gusto ko rin pong matuto. Gusto ko maging director balang araw. Ah, talaga? Yes. So yun, unti-unti pong natutupad yung pangarap ko. And yun, dahil just take that one huge step na trust lang talaga. Siya, sinabi mo na usually pag nagbabiyahe, yung mga magsyota, doon nag-aaway, di ba? Tapos yes. Minsan nag-lead to break up. Sa mga biyahe nun ni Kimba, wala pang naganap na medyo nagkaroon kayo ng point na parang muntika na kayo. Hindi naman aabot sa ayoko na sa'yo. Hindi naman aabot sa ganun. Ano pero meron at meron talagang away sa isang biyahe. Meron eh, meron like katulad sa ano usually yung pinag-aawayan niya. Sabi niya ang tsaga mo magpicture, wala kang reklamo, 'di ba? Kasi mahilig din siya magpicture. Eh. Mahilig din kasi ako magpicture. Totoo. Yes, pero si Kim kasi sobrang hyper. Alam naman natin. Hello everybody. So I think ang mga small ano lang syempre is pahinga naman tayo kahit konti kasi siksik na siksik na yung travels natin tapos enjoy lang natin sandali pero yun doon lang nagkakaiba para sa amin pero yung tingin ko sa mga couples is
talaga nagkakaalaman ng mga ano, oo, ng mga, diba? Pag umaalis talaga. So sa amin, hindi naman kami umaalis. Kayo ba, Luis, nakapag-adjusting boyfriend mo? Siyempre, artista ka, may lalaki, makapag-picture, pero siya hindi, minsan, nasisway siya dun sa malayo, parang ganun, dumidistansya siya. Nasasanay na rin siya, lalo na kapag nasa mall, kasi, ako kasi kapag wala sa trabaho, kasi normal person lang talaga ako. Kasi hindi ako nag-aayos, pero minsan hindi mo maiwasan may makikilala. So, siya, medyo umi-exit-exit siya minsan. Pero since palagi ko din siyang pinopost, so nakikilala din siya ng mga tao, nagpapapicture din sa kanya. Pero he's very, very private person. Luis, same question sa'yo. Since nagpabiyahe rin na kayo ni Gino, di ba? Ano usual yung pinag-aaway niya? Or parang tampuan or argument? Kasi, actually, wala kami masyadong pinag-aawayan. Siguro pinaka-pinag-aawayan lang namin nasa Karamo, nasa Siargao kami sa raincoat, sa pagbili ng raincoat. Kasi sabi ko doon, sabi niya dito. Tapos nag-away kami. Alam mo yung parang about na kasi kami ng ulan, so medyo hassle na siya. So yun lang, medyo tumaas lang yung threshold namin. Pero as in wala pang 30 minutes yon, pinara niya yung motor, tapos sabi niya, "Sorry." Kasi ganun lang din kasi kami kapag nagkakaroon kami ng tampuhan. Kahit ikaw yung mali, kahit alam mo yun, alam mong may pagkulang, magsorry lang talaga. Pero matitest din talaga. I've been parang watching vlogs ng mga travel couples kasi parang ganun yung gusto namin ma-achieve. Pero dadating talaga sa point, di ba ang sinasabi nga nila, kapag nasa ilalim na kayo ng isang bubong, doon kayo magkahanan. Siguro, isama na rin kapag nagta-travel kayo together kasi doon lalabas yung tanghali na siya magising, ayaw ba niyang kumain, wala ka na siya nahad with them, energy. Sa amin kasi, parehas kaming hyper. So, Luis, open ka ba sa living in? Yes. Mm-hmm. So kasi, possible ito na mangyari? Oh, and I think kasi parang... Or nangyayari na ba ito ngayon? Not really. Pero magkalapit lang yung bahay namin. Magkalapit lang yung bahay namin. Pero kasi... Yes. Hindi na rin... Parang, paano mo ba sasabihin? Hindi ka na bata, parang gano'n. Pusa, hindi na bata. Pero syempre, kailangan mo pa rin alagaan kung ano yung magiging tingin sa'yo ng tao. Yes. At the same time, nire-respeto ko din yung family niya. Nire-respeto niya yung family ko. And siguro dadating siya talaga sa point na talaga magkasama kami sa isang bahay kapag kasala na. Kasi alam mo yun, parang ano siya eh, 1 month subscription muna bago mo kuhanin yung isang app, diba? So parang ginagawa naming joke na ganun. Pero it's like that. Luis, ano nga siya? DJ ba siya? Bigyan mo kaming konting, naka-private kasi siya eh. Oo. He's a businessman po. Meron siya dalawang business and also, sinasideline lang yung pag-DJ. And he's single. He's single siya at ka-age mo siya? Hindi po. He's older medyo than older. Me. He's older than me. He's 31. Okay, anong so, yan, ikaw ba? 8 ikaw ba? Open ka rin ba dun sa idea ng living? Hindi po. Kasi I live with my mom and my lola. And ngayon po, my lolo. So, in the near future, in the future? Pagkasal na. Ah, kasal yeah, talaga. Pagkasal na. And naniniwala rin ako na, I mean, very old-fashioned kasi ako ay lumaki ako kasama nanay at lola. So, I think mas sila talaga yung mas priority ko po. Pinag-usapan niyo na? Ang kasal? Tagal pa yun. Tagal pa yun. Mga 50s. Never niyo pa nabanggit. 50s? Mga 50s pa yun. Mga 50s. Hindi niyo pa nabanggit.